Salo ko kayo namimiss ngayon. Nung nakita kong kasama na nila yung mga pamilya nila. Naalala ko kayo nila Astro, Nova, tsaka si Celestia. Sana makasama ko na po kayo. Pero wag po kayo mag-alala, Lola Tala. Mas lalo ko pong gagalingan ang pagtupad ng mga good wishes para makawit makasama ko na po kayo. Pambutihin mo ang pagtupad ng mga wishes, Starla, para makauwi ka na dito. Nakapanibago, no? Ilang araw nang walang gulo dito sa baryo natin. Naku, ikaw talaga, Ambo. Na-hospital ka na nga, naghahanap ka na naman ng gulo. Gusto mong ma-hospital ulit? Hindi. Kaya lang parang hindi na ako sanay na masyadong tahimik dito sa baryo maulap. Ay, ako, sa bagay, tama ka dyan, Ambo. Apple, ano bang ginagawa mo dyan? Naku, ano ba tawag mo rito? Edi Parol. Wow, ganda. Kakabit mo na. Panigaron. Sige. Oo, sige. Salamat. Daming tulay, ah. Oo nga, no? Diba? Ganda, oh. Oo nga, malapit na palang magpasko, no? Di man lang natin napansin. Paano naman natin mapapansin? Ang daming masamang nangyari dito sa atin. Alam nyo, sa panahon ng kaguluhan, eh mas lalong hindi natin dapat kalimutan ang Pasko. At ang parol na ito, ang simbolo ng kapayapaan at pag-asang dala ng Pasko. Tama ka dyan, mga apol! Diba? Ay, ano, alay ka. Tumulong ka. Sumampa ka ron at iabot mo ito kay George. Ay, mag-ingat ka. Hawakan mo yung kagdan, baka tumulas. Ayan, dadaan. Ay, yung bigat pa naman. Mayroong Sylvester eh, oh. Ayan, ayan. Gasper, nawakan mo, baka malagyan. Oh, ikutin mo. Abot ba sa saksakan? Ayan, di ba? Ang ganda. Ang ganda. Maligayang Pasko! Maligayang Pasko! Karamihan sa hiling ng mga tao ay tungkol sa pinaka-pinahahalagahan nila. At isa dito ay ang kanilang pamilya. Kaya karamihan sa mga hiling nila ay tungkol sa kanilang pamilya. Katulad na lang ng pagka nagkakasamaan ng loob o nagkakatampuhan, ang hiling nila ay ang pagkakabati. Minsan naman, pagka nagkakasamaan ng loob, nag-aaway at naghihiwalay, ang hiling nila ay magkasama-samang muli. Parang tayo lang po yun, Lola Tala. Nung nahiwalay po sa atin si Starla, ang hiling po natin ay makasama siya ulit. Tingnan lang, hindi natin pwede ito pa rin na sarili nating hiling. Sayang nga eh, hindi yun pwede. Ay, namimiss ko na talaga si Starla. Dami naman pagkain ito tayo. May okasyon ba? Maaga ako gumising para magluto dahil gusto kong lutuin lahat ng mga paborito mo, anak. Sino talaga mang Greggy? Masaya nga po ako kasi magkakasama na po ulit tayong tatlo. Dahil yun sa Ate Teresa mo. Dahil magaling siyang abogado. Oo naman po. Magaling po talagang abogado si Ate Teresa. Idol! Akala ko akong idol mo. Siyempre po, idol ko rin po kayo. Ganun pa. Eh kasi, idol ko rin po si Ate Teresa. Gusto ko po kasi maging abogado paglaki ko. Bakit mo naman gusto maging abogado, Bumboy? Para po paglaki ko, mapakulong ko po yung pumatay sa magulang ko po. Pinatay ang nanay at tatay mo, Bumboy? Oh, hala. Nalulungkot ka na naman, Bumboy. Namatay mga magulang ni Bumboy sa aksidente. Tapos hindi nalaman kung sinong nakapatay. Di ba, Libuboy? Matapos ang lahat ng problema dito sa barya maulap, ako mismo nga asikaso sa kaso ng mga magulang mo para mahuli natin yung pamatay sa kanila. Bait talaga ni Ate Teresa? Talaga po? Mm. Kaya hindi mo na kailangan maghintay maging abogado. Si Ate Teresa na ang gagawa nun para sa'yo. Pangako ko yan sa'yo. Ayan, Bubuy, huwag ka na umiyak.
Bakit ka umiiyak? Bawal yan. Nakakapangit yan. Tama! Wala po. Masaya lang po ako kasi nandiyan po kayo para sa nanay at tatay ko. Esther, okay ka lang ba? Ba't tulala ka dyan? Wala ho to, attorney. Esther, kilala kita. May problema ba? Umalis na ho kasi si Luis kaninang umaga. Eh, yun lang po yung dahilan kung bakit nalulungkot ako. Sinabi ba niya kung kailan siya babalik? Yun na nga ho, attorney. Hindi daw ho niya masabi. Depende daw kung gaano siya magiging busy dun sa bago niyang trabaho. Tatawag na lang daw siya sa akin doon sa cellphone na binigay niya. Pakiramdam ko ho, matatagalan ulit yung umuwi kagaya ng dati. Medyo nagdududa nga ho ako sa mga kwento niya kung bakit matagal siya nakauwi. Pag tinatanong ko naman ho siya, lagi siyang paiwas. Kagabi nga ho, kinulit ko siya. Bigla naman ho nag-impake. Ang totoo niyan, attorney, hindi talaga kami kasal ni Luis, eh. Lagi niyang sinasabi na mag-iipon daw kami para doon. Pero pakiramdam ko ko, wala talaga siyang planong pakasalan ako. Naku, pasensya na ko kayo, attorney. Masyado na yata akong maraming nakwento. Hindi ko dapat inaabala sa mga problema ko. Ano ka ba? Wala yun, ano. Mas maganda nga yun na ikwento mo sa akin. Paano? Makagaang sa pakiramdam mo. Abangin dyan! Bayan! 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 Hello? Sino to? Si Teresa de Chavez to. Natatandaan mo pa ba ako, Luis? Or shall I say... Rafael Rivera? Ah, attorney. Kamusta ka na? Mukhang umunlad na buhay mo ngayon, ah. Mula nung huli tayo nagkita. Hindi naman po, attorney. Nakapagpatayo lang po ng maliit na negosyo. Janitorial services. Wow. Saan ka naman kumuha ng puhunan? Wait, let me guess. Doon sa settlement na nakuha mo sa dati mong kumpanya, tama? Yeah, I should know. Kasi sinigurado ko na malaking pera makukuha mo. Para kahit wala ka pang trabaho, masusuporta mo ang pamilya mo. Pero ang hindi ko alam, dalawa pala ang pamilya mo. Attorney, hayaan niyo po ako magpaliwanag. Oh, of course. Mapapaliwanag ka naman talaga. Kay Esther. It's either... Ikaw ang papaliwanag sa kanya? Sa ginagawa mong panluloko sa kanila mag-ina? O ako? I'm pretty sure hindi mo naman gugusto yung umabot tayo sa ganun. Alam mo naman na siguro kung anong kaya kong gawin, hindi ba? Dahil sisiguraduhin ko, kung ano man ang meron ka ngayon, mawawala yan lahat sa'yo. Nakita mo naman siguro kung anong ginawa ko dun sa dati mong employer, hindi ba? Makapagirian sila? May pera? May impluensya? Anong ginawa ko? Pinaluhod ko. Kaya yung negosyo mo? Yung sinasabi mong maliit na janitorial services mo. Sisiguraduhin kong babagsak yan. Attorney, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo pong gawin yun. Ginagawa ko naman po ito para kay Esther at kay Tonton eh. May pera ako, Luis. Kayang-kaya ko silang suportahan. Ang ayoko, yung niloloko mo sila. It's your choice, Luis. We received a letter from Attorney De Chavez demanding from us to honor the existing enforced TRO or she'll raise hell if we ever try to violate it. I am the protege of Robert Salazar,
not Dexter Soliman who claims to be his heir. Robert Salazar taught me all of his tricks. So believe me when I tell you this, I can destroy your company. The recent incident in Barrio Maulap alone is enough to ruin your company's reputation. Nagpapasinda kayo dito? Sa isang empty threat? Bakit ba kayo naniniwala sa babaeng yan? Unfortunately, we acknowledge Robert Salazar's reputation and that of his protege. She's dangerous, Mr. Soliman. Kaya habang may visa ang TRO, wala kang gagawin against Barrio Maulap. We will also discuss kung ibibigay ba namin ang 6 na buwan na palugit na ipinangako ni Attorney De Chavez sa mga taga-Barrio Maulap. Sandali. Sandali lang. Masyadong matagal yun. Kaya ko sinapaalisin ngayon din. Relax, Dexter. Nothing is final yet. Pag-uusapan namin. Pero, regarding the issuance of the TRO, you must accept the fact na natalo ka ni Tere. Tonton anak, hindi pa ready yung paborito mong ulam. Yes. Esther. Bumalik ka. Pedro, pwede. Yes, Dexter. Akala mo nanalo ka na sa akin ngayon, ha, Tere? Nanalo? Bakit? May contest ba? Come on, Dexter. Let's just face it. You don't stand a chance against me, so just stop this. Tigilan mo na itong ginagawa mo sa Barrio Maulap. Ah, talaga lang, ha? Eh di hangang-hanga sa'yo mga tao dyan. Halos ang bahing ka na nila ngayon. Teresa De Chavez, the savior of Barrio Maulap. Pero ano kayo magiging reaksyon nila? Kapag nalaman nila kung anong ginawa mo. Diba? Ikaw ang dahilan kung bakit sila naghirap ngayon. Ikaw ang nag-utos ng pag-sabotage ng Barrio Maulap. Ano? Natakot na ngayon? Gusto ko lang paalala sa'yo na may isa pa akong baraha. What are you talking about, Dexter? Lahat ng kamalasan na nangyayari sa Barrio Maulap, ikaw ang may pakanak. Lahat ng paghihirap nila, ikaw ang arkitekto. Pinapalayas ko sila, oo. Pero kung hindi mo sila inipit, hindi mo pinagsak ang kabuhayan nila, hindi naman sila mapipilitang magbenta ng lupa. Tinutulungan mo nga sila ngayon. Pero ikaw pa rin ang may kasalanan kung bakit sila naghihirap ngayon, Tere. So what are you trying to say? Sasabihin mo sa kanila? Aaminin mo? Go ahead. Go ahead, Dexter. But I'm just reminding you, ano man ang mangyari sa akin, mangyayari din sa'yo. Mawalan man ako ng lisensya to practice law, it will happen to you. Makulong man ako, I guess I'll just see you in jail. So you see? It's a mutually assured destruction. So go ahead, Dexter. I'm calling your bluff. I dare you. Ayop ka talaga, Tere. Ayop ka! Ka umuuwi? Dahil may pamilya ka ng iba? Nangako ka sa akin na magpapakasal tayo. Pero hindi pwede dahil kasal ka sa iba. Sinasadya. Nilakaw mo ako! Nilakaw mo yung anak mo! Ito ang pangalan mo. Hindi namin alam. Puro ka kasinungalingan. Puro kasinungalingan lahat ang pinakita mo sa akin. Tawagin mo. Tama. Tama lahat ng pakiramdam ko noon pa lang. Hindi mo kami mahal ng anak ko. Ayoko maniwala ka dahil umaasa ako na mali ako. Pero ngayon, alam ko na! Na-konsensya ka lang, kaya ka bumalik.
ngayon, tinatanggal ko na lahat yun sa'yo. Tinatanggal ko na yun lahat sa'yo! Suportahan ko. Hindi ko kailangan na suporta mo! Kinaya namin nang wala ka! Umalis ka na! Lumayas ka, lumayas ka! Hayaan mo nang mapagpaalam ako sa anak natin. Wala ka nang karapatan gawin ngayon yon. Nay! Umalis ka na! Umalis ka na! Si baby. Ah, gutom na ito. Kawawa naman. Japoy, may dala akong gatas dyan. Pagtimpla mo nga si Rambo. Bilis. At may dala rin pala akong pagkain para sa ating lahat. Kumain na kayo. Alam kong gutom na kayo. Japoy, kumain ka na rin. Buti na lang may dala kayo, Angel. Tara, kain na tayo. Kuha na dun. Gusto mo? Kita, gusto mo? Ha? Sige. Kamuha na rin kayo. Busog ang mga pamangkin ko, masaya na ako. Sige, kain na kayo dyan. Akala ko pag-utom ka. Kita. Nandito lang si Angel. Malamig ang simoy ng hangin, mga ilaw na nagniningning, mga batang lansangan naglalaro at masaya sa pagsapit ng Pasko nga puno ng ligaya. Pasko na, Pasko na. Pasko na, malapit na. Hoy! Hoy, regalo Pasko! Merry Christmas sa inyo! Dinig niyo po, Tatay Greggy. Patay. Pantay na lang. Malamig ng simoy ng hangin. Ang galing natin lahat. Mga ilaw na nangingin. Tayo. Malabat ang lansang. Tumutusto kumakanta sa pagsapit ng Paskong paghahatid ng saya. Pasko na, Pasko na. Pasko na,
Christmas na. Pasko na. Araw sa inyo lahat. Magandang araw po sa inyo. Araw po. Walang galang, no. Saan ho ba tumitigil dito si Attorney Tere de Chavez? Sir, may opisina ho siya sa tabi ng health clinic. Pero pag wala ho siya doon, nakatira ho siya sa bahay ng tatay niya, si Mang Greggy. Diretsuhin niyo lang po tong kalyeng to. Tapos ho, paglagpas ng tulay sa bandang kanan ho, andun ho yung bahay. Mang Greggy, bandang tulay. Salamat. Sino kaya yun? Ano kailangan niya kay Attorney Tere? Tingin niya, may bagong gulo na naman. Hindi nga malalim po. Tumingiti ka. Wala. Nakakatuwa lang panoorin ito. Ang alin? Ito! Nang gagamot ka. Tulad ng dati. Tulad ng isang karaniwang doktor. Tulad ng isang karaniwang araw dito sa atin sa Baryo Maulap. Noong normal pa ang lahat. Alam mo, Doming, tahimik ngayon. Pero hindi yung dahilan para maging makata ka. Hoy, Doc, baka nakakalimutan mo. Champion ako ng balagtasan nung high school tayo! Doc Philip! Kapitan! May dumating po na pulis kanina eh. Hinahanap si Attorney Tere. Baka kailangan niya pong malaman. Wala po siya dyan sa opisina niya eh. Di Chavez, kumusta ka na? Almeda. Ano ba talaga napapala mo sa pagtawag-tawag mo sa akin? Sungit mo naman. Tatanungin lang naman kita eh. Ano ba ang plano mo dito sa Baryo Maulap? Andito ka? Andito ka sa Baryo Maulap? Oo. Nandito ako ngayon sa bahay ng tatay mo. Dumating na ba si Teresa? Kausap ko lang siya kanina eh. Kailangan niyang malaman na may naghahanap daw sa kanyang pulis at mukhang taga-Maynila. Pulis? Isa lang ang alam kong pulis na mga haras kay Tere. Si Almeda. Tao po! Tao po! Ay, may pulis? Anong kailangan nila? Pwede ko ba makausap si Attorney Di Chavez? May nakapagsabi ko kasi sa akin na dito siya nakatira. Dito nga. Pero wala siya dito ngayon. Nasa opisina nila. Sinubukan niyo na ba doon? Hindi ko eh. Dito na ako dumiretso. Okay lang mo ba na dito na ako maghintay? Sigurado ako na paparating na si Attorney. Tungkol saan ba to? Subuti ko siguro pagdating na lang ni Attorney Di Chavez. Para sabay-sabay ko na kayo kakausapin. Kami? Pati siya. O si Gugoy, di ba? Opo. Ano kayang kailangan ni Mamang Pulis Buboy? Ano sa pang
pahanap ng buhay ni Teresa. Hindi naman siguro. Pulis yun eh. Hindi naman siguro gagawa ng masama yun. Pero baka kasi kung ano na namang kasong na-fabricate itong si Dexter. Baka arestuin si Teresa. Baka kailangan niya ng tulong natin. Hello, Tere. Kanina ka pa namin tinatawagan. May naghahanap sa'yong pulis. Frida, I know. Si Almeda, andito. Ando siya sa bahay nila tatay. Oh my God, nasa bahay nga nila si Almeda. Ano ba talaga kailangan ko sa anak ko, Almeda? Gaya ko na sinabi ko, so mabuting hintay lang natin yung anak niyo. Para sabay-sabay ko na kayong kakausapin. At ang daming paligoy-ligoy. Ano ba talaga binabalak mong gawin sa anak ko? Ako, wala ako. Meron lang akong gustong itanong sa kanya. Kailangan pati kami kasama. Eh si Buboy, bata yan eh. Hindi mo dapat sinasali ang bata dito. Almeda! Teresa! Ano ginagawa mo dito? Bakit nakarating ka dito sa bahay namin? Harassment tong ginagawa mo. Harassment? Hindi ito harassment, Tony. Meron lang akong gustong isiwalak tungkol sa'yo. Tamang-tama. Nagdala ka pa ng mga kasama. Ngayon, malalaman nila kung anong klaseng tao ka talaga. Kung paano mo pinaiikot ang mga ulo nila. Ano ba sinasabi mo? May sorpresa ako sa'yo, Tony. Umalis ka dito. Malayo ng biyahe ko, Tony. Hindi ako aalis hanggat hindi ko na ipapakita to sa kanilang lahat. Dahil ayokong maging biktima mo rin ng tahimik na bahay ko. Hindi ka dapat magtitiwala kung kani-kanino, Buboy. Bakit ba pinagsasalita ng ganyan yung bata? Umalis ka na! Umalis ka na! Maso kang inawakan dati. Tungkol sa hit and run. At dahil nga hindi ka matinong abogado, imbes na dali mo sa korte ang kliyente mo, pinatakas mo siya. Pinalinis mong ebidensya sa crime scene. Itinago mo ang sasakyan ng kliyente mo. Pinakatay mo para maging scrap. Dahil doon, may isang mag-asawa na namatay na hindi nakakuha ng hustisya. Dahil doon, isang batang naulila na hindi nakakuha ng hustisya para sa pagkamatay ng mga magulang niya. Buboy! Buboy, hindi na huli ang pumatay sa magulang. Dahil sa kanya. Umalis ka na dito. Hindi mo dapat dinadama yung bata dito. Sana pagkatapos ng lahat ito, makonsensya ka na. Umamin ka na sa mga kagaguhan mo. Dahil hindi lang yan ang bata naging biktima mo. Marami pang iba na hindi nakakuha ng hustisya ng dahil sa'yo. Ate Teresa.
Teresa. Sige na, Philip. Iwan niyo na muna ako. Sinabi nung Almeda na maraming kalokohang ginawa yan si Tere, na binibilog lang ni Tere ang mga ulo natin. Paano kung totoo lahat yun? Alam mo, Philip, mula nang bumalik dito sa atin si Tere, ibang tao na siya. Kumbaga, parang siyang sibuyas. Balatan mo man ang balatan, pilit na may tinatago sa loob. Alam mo, Domeng, hindi naman pagkakilala natin sa kanya noon, di ba? Nung hindi pa siya nagbabago. Tingin natin, lahat ng mga kababaroy natin dito, niloloko niya. Pero dati yon, iba na yung Teresa ngayon. Sa tingin ko, bumulit na yung Teresa ang kilala natin noon. Yung Teresa ang lumalaban para sa Barrio Maulap. Sinabi ng polis na kayo ang dahilan kung bakit hindi na huli ang pumatay sa magulang ko. Ate Teresa. Akala ko, mabait na tao kayo. Idol ko pa naman po kayo. Yun pala, ang salbahe niyo. Boy. Ayoko na po sa inyo! Boy. Kausapin mo Ate Teresa mo. Hayaan mo siya magpaliwanag. Ayoko po. Ang pamilya kapag merong hindi pinagkakaunawaan, nag-uusap. Hindi ko pwede ipagtanggol ang ginawa ng Ate Teresa mo. Pero balang araw, kailangan mo siyang patawarin. Dahil alam kong pinagsisisihan niya yun. Si Richard Pereira, pagkatapos ko linisin ang kaso niya, tinuruan ko siyang umalis ng bansa. Undetected. Nagpagawa siya ng fake credentials niya. Passport, visa, everything. Binilinan ko pa yun. Whatever happens, kahit saan siya pumunta, huwag na huwag niyang sasabihin sa akin. Para kung sakali mong mabuhay ang kaso niya, huwag tinanong ako, wala akong anak. Pinatakas ko siya, Fina. So kung nasa man siya ngayon, iba na yung identity niya. He practically doesn't exist anymore. Nangako pa ako kay Bukoy. Sabi ko sa kanya, matapos ko lang itong mga problema dito sa Barrio Maulap, tutulungan ko siya. Ipapakulong ko ang bumatay sa mga magulang niya. Na hindi naman na din pala mangyayari.
ang dahil pa rin sa akin. Tatay Greggy, alam ko po na matagal niyo ang pangarap na magkasundo kayo ni Ate Teresa. Ayoko pong makagulo sa inyo, kaya aalis na lang po ako. Huwag mong sabihin yan, anak. Anak kita, pareho kayo ng Ate Teresa mo. Walang aalis. Dahil dito ang pamilya mo. Dito ang tahanan mo. Matutulog na lang po ako. Sige. Hindi mo naman alam eh. Ginawa mo lang ang lahat na makakabuti para sa kliyente mo. Nilabag ko yung batas, Frida. Para sa kliyente ko. Alam ko eh. Alam ko may nakasurvive na bata. Yung bata ang nag-iisang witness sa nangyari. Kinuha siya ng DSWD. Alam ko rin at some point, pwedeng magsalita yung batang yun. And I couldn't risk it. Hindi pwede. Kasi pag nahuli yung kliyente ko, alo ko. Eh, hindi ako pwedeng magpatalo. Ang hindi ko lang nakita, hindi ko naisip na mangyayari. Balang araw, makikilala ko pala yung batang yun. Yung batang tinagal ako ng hostisya, makikilala ko. Hindi ko lang siya makikilala. Mamahalin ko pala siya ng gusto. Alam mo kung ano sabi ni Buboy. Idol daw niya ako. Napaglaki niya, gusto niya maging magaling na abogado. Frida, hindi ko ma-imansin kung anong nararamdaman ni Buboy sa akin ngayon. Tama ka, Atty. Walang kamalay-malay si Dick Chavez na yung batang ampun nila ay ang batang biktima ng kliyente niya. Sana nga makonsensya na talaga siya. Dahil kung talagang kapatid ang turing niya sa batang niya, sana mismo nga amin sa mga kasalanan niya. At kapag nangyari yun, naipapakulong ko na siya. Mapapagbayad ko siya sa lahat ng mga taong pinagkaitan niya ng hustisya. Salamat, Almeda. Dahil sa ginawa mo, nailigtas mo ang kawawang baryong ito. At hindi nila alam, ikaw ang tunay na bayani ng baryong Maulap. Paano, Atty.? Mauna na ako. Yeah. Problema ba? Teka, ikaw yung kasama ni Dick Chavez kayina, di ba? Oo. Kaya nakita ko yung ginawa mo doon sa bata. Hindi ka na naawa. Kung galit ka kay Teresa, huwag mo na idamay yung bata. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Kailangan umamin si Dick Chavez sa mga kasalanan niya. Kaya dapat kong ipamukha sa bata na tinuturing niyang kapatid kung gaano kasama ang ate niya. Para yung bata mismo magpapaamin sa kanya. Kung ganun, wala ka talaga ebidensya laban kay Teresa. Ginamit mo lang litrato. Pare ko ito doon sa bata, ang bintang mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi totoo mga kinuwento ko. Magaling maglinis ng ebidensya si Dick Chavez. Hindi siya matinong abogado. Hindi siya patas. Gawain niya magpalaya ng mga kliyente niyang kriminal. Mga kriminal na pinaghihirapan kong hulihin. Alam mo, nakikita ako dito. Ikaw yung masama, hindi si Teresa. Imbis na gawin mo matino yung trabaho mo,
ginagamit mo emosyon ng bata? Sabi mo nga sa akin, gawain ba naman tinong pulisyan? Kilala kita eh. Ikaw yung Doc Philip, di ba? Ikaw yung karelasyon ni Di Chavez, kaya mo siya ipinagtatanggol. Wala kami relasyon. May malasakit lang ako doon sa pamilya. At may malasakit ako doon sa bata. Tagsandali na. Bakit ba ang dami mong alam? Hindi ka naman namin kilala. Saan mo nakukuha yung mga impormasyon mo? Siguro pakawala ka ni Dexter, no? Hindi ako pakawala ng kahit sino. Mo ko turuin. Ang gusto mongyari? Ayop ka! Ano? Ano ko, Papa? O ikat, tututo ka ba ako ng parel? Siya mo hindi matinong si Teresa. Ba't ikaw? Anong tingin mo sa sarili mo? Matino ka bang pulis? Matino akong pulis. OMG, Doc Philip, bakit ka tinututukan ng hitad na yan? Doc Philip, ano nangyari? Di ba yan yung pulis na naghahanap kay Atty. Tere? Ang problema nun. Teresa? Tay. Napansin mo ba si Buboy kung lumabas? Hindi ho. Siya. Sana hindi pa siya nakakalayo. Sasama na ako para mas mabilis natin siya mahanap. Sige. Ayoko makagulo sa kanila. Alam kong gusto nila Tay Greg yung makasama si Ate Teresa. Pero ako ayoko. Ayoko mahirapan si Tatay Greg. Siya pumimili sa amin dalawa. Kaya alis na lang ako sa Arda. Kahit saan? Saan yun? Buboy, sandali! Buboy! Tay! Ayaw ho mag-start na sasakyan ko! Nagmamadali ka kanina bumaba para kausapin yung pulis. Baka may naiwa kang nakabukas. Eh, magkasama na tayo maghanap, anak. Oo.
nang sabihin pupunta tayo sa gubat. Ayoko dun! Pakmamaya, abuli na naman tayo ng baboy na mo o ahas. Eh, saan na tayo pupunta ngayon? Eh, kung pumalik na lang kaya tayo kay Mang Greggy. Ha? Starla, nagpipilitan ka lang mo sumama sa akin? Sige na nga, bumalik ka na dun. Ako na lang maglalayas mag-isa. Ito naman, hindi mabiro, oh. Sige na nga, maglayas na tayo. Ayan, sara mo na yan. Sipo lang. Ha-ha. Oh! Greggy to, ah! George! Nakita niyo ba ang dumaan si Buboy? Hindi po. Bakit Greggy? Nawawala ba si Buboy? Oh, kung makita niyo man, pakisabihin kami agad, ah, o pakidala sa bahay. Bayan mo, tutulong kami sa paghahanap. Sige, salamat sa inyo, ah. Sana kaya tayo pwede magpunta? Ay, hindi ko alam eh. Basta, sana makahanap tayo ng masasakyan palayo dito sa baryo Maulap. Ah, yun lang ba? Okay. Ano man ang hiling, ano pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Ngayon din, now na! Starla, bakit mo tinupad yung wish ko? Eh, humiling ka eh. Gusto ko itang tulungan. Malungkot ka eh. Kaya tinupad ko. Sayang naman yung wish na yun eh. Oh, ayan na, Buboy! Kailan pa nawala si Buboy? Kanina pa. Nabalitaan ko sa tagapundahan. Dumaan daw doon si Mang Greggy tsaka si Tere. Hinahanap si Buboy. Pero alam mo, Doc, palagay ko, nag-lash yung bata eh. Dahil dun sa sinawalat ng pulis. Madoming, mabuti pa eh. Huwag muna natin sabihin sa mga tao dito yung sinabi ng pulis sa akin. Yung si Almeda. Bakit naman? Eh, nakausap po siya kanina eh. Wala naman talaga siyang ebidensya laban kay Teresa. Nakausap mo? Oo. Nag-away pa nga kami. Tinutukan ako ng barel. Abay, napakawalang haya pala ng pulis na yun eh. Doc, report natin, halaga. Huwag na. Basta huwag muna natin sabihin yung sinabi niya sa mga tao dito. Wala naman siya ebidensya eh. Ibig sabihin nun, paniniram puri lang yung ginagawa niya. Sa tingin ko, utos si Dexter yun eh. Para siraan si Teresa sa mga taga rito. Napakawalang hiya talaga ng Dexter na yan. Ano? Kapag wala nang tiwala yung mga tao dito kay Teresa, hindi na magpapatulong sa kanya yun. Isa lang ibig sabihin nun, panalo na si Dexter. Sige, pero paano yung mga babae natin tumutulong sa paghahanap? Ano yung sasagot natin sa kanila kapag nagtanong sila ng bakit nawawala si Buboy? Hindi ko alam eh. Para hindi na natin kailangan sagutin yung tanong nila, kailangan hanapin na natin si Buboy. Tara na. Buboy! Buboy! Ayun si Buboy. Ayun, sa truck. Magtanong tayo dun sa driver ng truck. Pare, pwede mo magtanong? May nakita ka bang bata? Hala, Buboy! Hinahanap ka na nila! Huwag kang maingay. Wala ko eh. Saan lupalap na naman kayo nagsuot si Buboy? Buboy? Buboy na naman? Kilala mo si Buboy? Naku, wala ako. Kasi oh, dati may batang tumakas sa ampunan. Buboy din ang pangalan. Hinanap sa akin ng caretaker. Sumampa pala rito sa truck. Dito napadpad sa Barrio Maulap. Si Buboy nga yun. Ako yung umampun sa kanya. Nakita mo ba si Buboy? Baka nandyan sa truck mo. Buboy, lumabas na tayo. Magpakita na tayo sa kanila. Nag-aalala na sila sa'yo. Shhh! Pwede ba masilip sa likod ng truck mo? Hindi ko pwede. Nagmamadali ako eh. Pasensya na ako. Pero sigurado akong walang bata dyan sa likod kasi kanina ko pang inaayos ang gulong ng truck ko. Hindi ko iniwan ang tingin niya kaya sigurado akong walang bata dyan. Pasensya na po. Nagmamadali po ako eh. Sige po. Salamat po. Pasensya na po.
umalis ka na naman. Si Mang Greggy, kawawa na. Hanap ng hanap sa'yo. Mali ata yung tinupad kong wish mong makaalis. Buboy, lalo ko lang ata kayong pinaglayo ni Ate Teresa. Pag nalaman to ni Lola Tala, mapapagalitan ako. Kasi naging dahilan ako para hindi mapupamili nyo. Sorry, Lola Tala. Sorry, Mang Greggy. Sorry, Ate Teresa. Sorry, Buboy. Starla, anong nangyayari sa'yo? Lola Tala, dahil sa pagtupad ko ng wish ni Buboy, nakatakas kami kay Mang Greggy. Hindi ko po alam kung saan na kami papunta. Hindi ko na po alam kung paano ko pipigilan si Buboy. Ano po kayang dapat kong gawin? Natatakot na po ako. Starla, isa na namang bad wish ang natupad mo. Pero huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Lagi mong tatandaan ang mga tinuro ko sa'yo. Sana kasama kita ngayon, Lola Tala, para masabi mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Wala ako sa tabi mo, Starla. Wala ako sa tabi mo para gabayan ka, para lakamin ka. Miss na kita, Lola Tala. Sana kalama kita. Pero lagi mo kong kasama, Starla. Kahit magkalayo tayo, kasama mo. Pag-isip, pag-isip.
mananampalataya. Salamat naman, dumating ka pa. Dali-dalian mo naman, no? Kanina pa ako nag-iintay. Pasensya na din, flatan ako ng gulong eh. Diyos ko. Sige, bilis. Ibaba mo yung mga gulay. Oh, ano ginagawa mo dyan? Ikaw si Buboy, di ba? Ikaw yung tumaka sa ampunan. Ikaw yung batang hinahanap ng matanda. Na, nahuli na tayo, Buboy. Eh, huwag mong sasabihin sa akin na hindi ikaw si Buboy. Kilala na kita. Opo. Ako nga po to. Nasaan na po ba tayo? Papasok na tayo na San Martin. Ikaw talaga na bata ka. Bumalik ka na rin sa baryo maulap. Hinahanap ka ng matanda. Ito pa, Masae. Hindi na kita maatid. Late na ako sa delivery. Oh, ayan, Buboy. Pwede na tayong bumi. May pamasahe na tayo. Oh, pamirienda ka na dyan. Ay, hindi na po. Sige po, ah. Buboy. Buboy po. Ay, Tere. Okay na yung baterya ng sasakyan. Napaayos ko na. Thank you very much. Magpapalit lang ng damit pagkatapos sa alis na tayo. Magpahinga ka muna, anak. Sige po, Tay. Dexter. Kamusta, Tere? Ikaw ang napapunta kay Almeda dito. Bakit? Gumana ba? Balita ako, lumayas nga daw si Buboy eh. Siguro sobrang sama ng loob ng bata sa'yo. Dahil sa'yo, nakatakas yung mga taong pumatay sa magulang niya, hindi ba? Hindi mo dapat dinadamay si Buboy sa away nating dalawa, Dexter. Hindi nyo dapat ginawa ni Almeda to. Alam mo, Tere, kahit anong gawin namin ni Almeda, wala namang mangyayari kung hindi totoo yung mga sinasabi niya. Pero totoo, masama kang tao. Natatawa nga ako ngayon eh. Pinagtatanggol mo ang baryo maulap. Eh, di ba ikaw may kasalanan lahat ng paghihirap dyan, di ba? Sakang ipokrita, Tere. Ano? Nagpapakabuti ka. Ipinapamukha mo sa amin na nagbago ka na. Hindi mo mauhugasan ang lahat ng kasalanan mo dahil sa sobrang dami niyan. Wala nang kapatawaran yan. At yung si Buboy? Sa tingin mo ba mapapatawad ka yan? Let's face it. Kung ikaw ay nasa kalagayan niya, mapapatawad mo ba sarili mo? I don't think so. Hindi mo dapat dinamay si Buboy dito, Dexter. Hindi ako anong damay kay Buboy. Ikaw. Dahil sa sobrang laki ng ambisyon mo, tinapakan mo lahat. There are things that you just can't undo, Tere. Gaya ng kasalanan mo kay Buboy. Sa baryo maulap. At sa lahat ng tao nagpapakita sa iyo ng pagmamahal. Pero hanggang ngayon, niloloko mo. Dahil hindi ako ang sumira sa baryo mo, Ulap Tere. Kung hindi ikaw. Siguradong maraming bibili dyan sa mga paninda nyo. Papakyawin po yung mga paninda nyo. Boy, may sakit ang asawa ko. Kailangan ko ng pambili ng gamot. Hindi ako namimigay ng paninda ko. Kaya kung hindi ka bibili, alis! Makamalasin pa ako sa'yo eh. Kuwawa naman si ate, kaya pala siya masungit. Sige po,
Pero sana po, pakiwin pa rin po yung mga paninda nyo, ah. Para po pambili ng gamot para sa asawa nyo may sakit. Ang bongga nung wish na yun, Buboy, ah. Sige, tulungan natin siya. Merry Christmas po! Ano man ang hiling, aking tuto pa rin. Ang iyong nasa loob, ipagkakaloob. Gayon din, Nana! Ay, turista! Prutas mo kayo, prutas! Bili na kayo! Mura lang, Tom, mura lang! Bili na kayo, dali! Magkano ito? Ilan sa'yo, ilan sa'yo? Sampo. Ano bang sinabi sa'yo na, Dexter? Teresa, kapag kinakausap ka ni Dexter, hindi ka nakakaganyan. Kaya kung ano man sinabi niya sa'yo, talagang nakaka-apekto sa'yo. Ano ba yun? Gusto ko lahat na nangyayari sa'yo, alam ko. Anak kita eh. Pwede kahit ano, sabihin mo sa akin, maiintindihan ko. Anak kita eh. Kahit anong anak, sabihin mo sa akin. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo, Tay. Teresa. Hanapin niyo na ako si Buboy. Hanapin niyo na si Buboy, Tay. Attorney De Chavez, kamusta? Handa ka na bang umamin sa mga kasalanan mo? Hindi mo dapat tinamay ang kapatid ko dito, Almeda. Hindi sana tayo aabot dito kung naging matino ka lang na abogado. Lumayas si Buboy. Hindi namin alam kung saan siya pumunta. Lumayas? Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, this is on you. Kung ano man ang galit mo sa akin, hindi mo dapat tinamay ang kapatid ko dito. Kapag namukha mong sabihin, matino ka, pulis? Huwag mo nga akong paligtarin, Di Chavez. Kung ano man ang nagawa ko yun dahil sa'yo. Matino akong pulis. Lahat ng pagsasakripisyo ko, nababaliwala na dahil sa'yo. Siguro magkahuwi tayo, Almeda. But I never expected this from you. Dahil kahit anong pag-uungas natin sa isa't isa, hindi dapat tinadamay ang pamilya, Almeda. Mga kriminal lang ang gumagawa nun. You crossed a line. Ngayon, galit sa akin ang kapatid ko. At nawawala siya. Sana masaya ka na. Teresa? Aalis na ako, ha? Hahanapin ko lang yung kapatid mo. Ba't dala mo mga gamit mo? Aalis ka? Babalik ka sa staff house niyo? Alis na ako ng bari maulap, Tay. Bata, bata! Sandali! Aali! Wala po akong kinukuha sa mga paninda niyo, ah! Hindi po ako magnanakaw! Kahit tingnan niyo pa po itong bag ko, eh! Naku, hindi! Naubos kasi kagad yung paninda ko. Maraming turistang bumili sa akin. Napakyaw lahat. Mukhang nagdilang anghel ka talaga. Talaga po? Uy, winner! Oo, ito para sa'yo. Wow! Mukhang sinerte talaga ako dahil sa'yo. May pambili na akong gamot para sa asawa ko. Naku, salamat po ah. Ayan, Buboy, makakakain ka na. Yay! Sana po, swertihin po kayo palagi. Naku, sana magdilang anghel ka uli. Masya, sige. Merry Christmas! Merry Christmas din po! Sige, tsaka na. Bye! Bye-bye po! Kuminang ako! Nakatupad na naman ako ng good wish! Kaya lang, salo ka mo ho kumbinsi na hindi mo na kailangan umuwi. Hi!
Teresa, pag-usapan natin to. Ba't ka aalis? Ngayon, kailangan ka ng kapatid mo. Tulungan mo ako maghanap sa kanya. Tay, hanggat nandito ako, kahit mahanap niyo si Buboy, hindi siya babalik. Masyado masama ang loob niya sa akin. Pasensya na ho, pero kailangan ko talagang umalis. Anak, nagtampo lang sa'yo si Buboy. Siguro galit siya ngayon. Pero kilala kong batang yun. Mapapatawad ka niya. Kung ano man ang nagawa mo. Wala kayong idea, Tay, kung ano yung mga ginawa ko. Malinaw na sa akin yung sinabi ng Almeda. Totoong ginawa mo yun. Inaayos mong kaso para makatakas sa kliyente mo. Pero sinasabi ko sa'yo, maiintindihan ka ni Buboy. Mapapatawad ka niya tulad ng pinatawad mo ko. Hindi lang yun, Tay. Hindi lang yun ang ginawa ko. Marami pa. Inaayos mo pang ibang kaso ng mga kliyente mo para makatakas sila. Eh, nakuha ko naman yung sinabi ng pulis eh. Kaya siya galit sa'yo dahil may mga taong gumawa ng masama at pinagtanggol mo. Inayos mo ang kaso. Pero anak, lahat ng yun nakaraan na. Iba na ngayon. Pinagsisisihan mo na yun. Dati ko may sinabi kayo laban sa mga Rosales nung dumating kami dito. Sinabi niyo dati na dumating ang Rosales sa mga panahon sunod-sunod ang kamalasang dumarating dito sa Barrio Maulap. Sinabi niyo ako anong hinala ninyo na baka kaya sunod-sunod ang dating ng malas dito sa Barrio Maulap dahil kami mismo ang gumagawa nun. Para pagdating namin, kami ang lalabas na tagapagligtas ng mga taga rito. Nalala niyo yung mga napesting mga hayop? Karamihan ng mga may alagang hayop dito na matay lahat ng alaga nila. Nawala ng kuryente. Pati yung mga pananim na hindi na buhay, sabay-sabay na matay. Lahat yun kagagawa ko, Tay. Pinalason ko lahat yun kay Dexter. Pinasabotahe ko sa kanya lahat ng kabuhayan ng mga tao dito. Yung golden call para sirain ang mga palay dito. Ako yun. Ay, di ako lahat yan, Tay. Bakit? Kasi gusto ko masira ang kabuhayan ng mga tao dito. Para mapilitan sila magbenta ng lupa sa akin sa murang halaga. Ako lahat yun. Hanggang sa nalaman ko kung ano talaga yung story ng mga buhay nila. Na may mga kanya-kanya sila pinagdadaan ng problema ng mga panahong humihingi ako ng tulong sa kanila para sa amin ni Nanay. Ngayon ko lang naiintindihan, Tay. Ngayon lang. Hindi ko pala sila dapat ginantihan. Hindi ako dapat nagtanim ng galit sa kanila. Guilty-guilty ako, Tay. Nahihirapan akong humarap sa inyo. Nahihirapan akong humarap kina Philip. Sa lahat. Sa sobrang daming ginawa ko. Sa inyong lahat. Alam niyo, dumating na nga ako sa punto na may tama ko lang lahat ng ginawa ko dito. Aaminin ko. Pero alam niyo, binubola ko lang inyo sa sarili ko eh. Dahil yung pinagbantaan ako ni Dexter na isisiwala niya sa lahat ng ginawa namin. Lumabas talaga ako ano yung totoo kong pagkatao, Tay. Binakmail ko rin siya. Sabi ko sa kanya, oras na magsalita siya, damay siya. Kung makukulong ako, makukulong din siya. At pareho kaming mawawala ng lisensya bilang abogado. Hanggang sa napapaniwala ko na yung sarili ko, Tay. Na may ayos ko lang lahat ng ginawa ko dito sa Barrio Maulap na hindi ko na kailangan aminin sa mga tao yung ginawa ko. Na magbabago buhay ako, magiging mabuting abogado ako, tutulong ako sa talagang nangangailangan. At mamumuhay ako ng tahimik at masaya kasama kayo, kasama yung pamilya ko. Pero hindi, Tay. Kasi hindi ko na rin alam kung paano talaga maging mabuting tao. Hindi ko na alam, Tay. Magkasama-sama. Aayusin natin to bilang isang pamilya. Hindi na, Tay.
Dahil ngayon alam ko hindi na yun posible. Napakadami ko na masamang ginawa. Sa buong karera ko bilang abogado, Tiny, hindi ko na mapilang sa mga daliri ko. Kung ano-ano yun. Ang dami kong sinirang mga buhay, kasama na si Buboy doon. Hindi ko na kilala yung sarili ko, Tay. Hindi ko na alam. Hindi ako dapat dito. Kaya ako pasensya na, Tay, pero... ni hindi ko nahihingi na kapatawaran ni Buboy. O ng Baryo Maulap. O ninyo. Nobody deserves me. Dahil tama ka si Dexter, Tay. Yung kahit ako, hindi ko na rin kayang patawarin yung sarili ko. Masyado ng maraming kasalanan na nagawa, Tay. Hindi ko na ho siya kayang bawiin. Ilalayo na lang ho ako. Celesta! Philip, si Teresa. Bakit umiiyak si Teresa? Si Buboy kaya ang dahilan? Mang Greggy! Kamusta paghahanap niyo kay Buboy? May balita na ba? Paalis na nga ako eh. Para maghanap ulit. Mang Greggy, nag-aalala ako. Nakita ko si Teresa kanina nagmamaneho. Umiiyak. Ano ba nangyari? Mang Greggy, ayos lang ba kaya? Umalis na si Teresa. Umalis? Umalis na siya ng Baryo Maulap, Doc Philip. Hindi na babalik ang anak ko. Bakit? Ayoko nang pag-usapan. Sige, alis na muna ako. Hahanapin pa yung isang anak ko. Mang Greggy, tutulong kami ni Dominic sa paghahanap. Pati mga kababaryo natin. Salamat. Talaga, Starla. Tumupad ka na naman ng wish na hindi nagsasabi sa akin. Huwag ka nang mag-alala, Buboy. Kuminaw ako kanina pagkatapos ko to pa rin yung wish mo. Talaga? Galing mo ah. Pero teka, di ba may isa ka pang wish na tinupad nung tumakas ako? Pero hindi ka kuminaw nun, di ba? Ibig sabihin, bad wish yun. Yun na nga, Buboy eh. Bad wish talaga yun. Hindi dapat kita tinulungan tumakas. Kasi, masalo lang kayo hindi magkakabati ni Ate Teresa kasi magkalayo kayo. Tsaka, di ba, kay Ate Teresa tayo nakikinig ng mga wish na tutuparin natin para hindi tayo magkamali. Kaya makipagbati ka na kay Ate Teresa para makatupad na ako ng good wishes. Buboy, huwag ka na sumimangot. Masalo ka tuloy pumapangit. Ang sama mo! Biro lang, Buboy. Pero, Buboy, seryoso. Huwin tayo para makatupad na ako ng mga good wishes. Para makabalik na ako sa Starwood. Eh, pwede naman tayo tumupad ng mga wish ng tao eh. Basta, sisiguraduhin natin na good wish yun. Ay, naku, Buboy. Ang tigas ng ulo mo, no? Ay, kakaloka ka. Ay, kakaloka ka.